Alam naman natin lahat kung gaano kabigat si Mammoth, yung advantage niya. Kung yung weight division namin talagang malayong-malayo, hindi kami pwede maglaban in a pro sports, no? Pero dahil nagkaroon kami ng laban before dahil nga dun sa super fights, no? Na ngayon, naging magkakampi kami. Pero yung pagkakabigay sa akin, kasi yung ano nila, Coach Badong, hindi yun talaga yung makita mo nagbabounce ka, hindi yun. Stable kasi yun eh. So matigas talaga. Kaya nung pagsuntok sa akin ni Sugar, gumapalo yung ulo ko. After no training namin na yun specifically, siguro mga 20 seconds naka-recover ako. Hindi na ako pagod eh, nakatayo ako. Pero yung after 20 seconds, sakto lang na nakahawak ako rin sa handle. Napansin ko yun. Magsak talaga ako. Hi guys! Magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin at i-share ko po sa inyo yung video na nilabas po ni Boss Jan ng Barakuhan, na nilabas din naman po ni Boss Bullet. Kung saan mga kabakal, marami sa inyo ang nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang aking opinion at komento dito. Dahil mga kabakal, sa video na yon ay sinabi nila na masama daw talaga yung lagay ni Boss Bullet. Dahil dun sa last training nila ni Mammoth. Nakita niyo naman mga kabakal, nung huling training na video ni Boss Bullet kay Mammoth, kay King Pinoy, kay Kiko Matos, ay talagang hindi maganda yung lagay niya doon. At sinabi ko nga mga kabakal na ako mismo ay naawa ako kay Boss Bullet dahil doon sa training na pinagdadaanan niya sa time na yon. At kitang-kita niyo naman mga kabakal, iba rin naman yung mga bigayan ng suntok ni Mammoth dito kay Boss Bullet. At alam naman natin na kailangan talaga yon. Pero syempre, kailangan natin i-considerate kung ano ba yung nararamdaman ni Boss Bullet. Kaya nga naman nagpas siya na mga kabakal sina Boss Jan na ipa-check up daw itong si Boss Bullet. Ipapa-CT scan dahil hindi daw maganda mga kabakal yung lagay ni Boss Bullet na nahihilo pa rin siya after ng ilang araw. At nakita niyo naman mga kabakal nung sinare ko rin yung video kung saan nag-sparring nga itong si Kiko Matos at si Boss Bullet after na makipag-sparring ni Boss Bullet kay Mammoth, hindi talaga siya maka-sparring ng maayos. Nahihilo siya nung time na yon. At dito nga mga kabakal, shinare nila na dahil nga doon sa impact ng nagawa ni Mammoth kay Boss Bullet. So syempre alam naman natin na training talaga to at mahirap talaga yung training, kaya normal lang yan. Kaya sana ay okay lang si Boss Bullet. Pero bago tayo magpatuloy mga kabakal, i-share ko po sa inyo ang clip ng video kung saan nga dito pinaliwanag nila kung ano ba yung nararamdaman ni Boss Bullet at ano yung kanilang planong gawin. So mga kabakal, kung gusto nyo mapanood ang full video, punta lang kayo sa YouTube channel ni Boss Bullet or sa Facebook page ng Barakuhan. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Yun nga, napansin ni Kiko Matos yun. Yan, si Kiko pa mismo nagsabi na wala masyadong ganyan dahil yung pagsuntok sa akin ni Sugar nung napanood yung vlog namin. Umama yung ulo mo sa diba? Ang lakas ng impact eh. Bukod doon nakaibabaw sa akin si Sugar, talagang sobrang exhaust na. Tapos nung binabigyan niya ako ng ground and pound, hindi yun hindi yun sinasadya or intentional. Kailangan talagang dumaan ako paano pag napunta ako sa ganung posisyon. Ang sparring niyo nausapan talagang talagang kokohanan, bakbakan talaga 100% yung bibitawan niyo noon eh. Alam naman natin lahat kung gaano kabigat si Mammoth, yung advantage niya. Kung yung weight division namin talagang malayong-malayo, hindi kami pwede maglaban in a pro sports, no. Pero dahil nagkaroon kami ng laban before dahil nga dun sa super fights, no. Na ngayon naging magkakampi kami. Pero yung pagkakabigay sa akin, kasi yung ano nila, Coach Badong, hindi yun talaga yung makita mo nagbabounce ka, hindi yun. Stable kasi yun eh. So matigas talaga. Kaya nung pagsuntok sa akin ni Sugar, gumapalo yung ulo ko. After no training namin na yun specifically, siguro mga 20 seconds naka-recover ako. Hindi na ako pagod eh, nakatayo ako. Pero yung after 20 seconds, sakto lang na nakahawak ako sa handle. Napansin ko yun. Magsak talaga ako. So nakitaas ko yung paa ko, pahinga ako mga around 5 minutes. After nun, hindi na normal yung pakiramdam ko. Sinubukan pa namin actually ni Kiko Matos na mag-roll. Ilang beses akong huminto. Dahil every time na sa sudden speed move yung head ko, umiikot talaga yung paningin ko. After that day, until now, yun na nararamdaman ko. Nung panahon na yun, mga course yan, medyo tinatago mo pa sa amin yung condition mo. Dahil nga, gusto mo magtuloy-tuloy pa rin yung training mo. Pero sa napansin ko nga sa'yo, dahil lagi nga tayo magkasama,
Eh, kaya tinanong na kita, ano ba talaga yung condition mo? So, ito na yung time na talagang i-reveal mo na kung ano yung naging condition ayaw mo. Ayaw ko rin kasi, bukod sa, syempre, bukod sa pamilya ko, ayaw ko sila magpanik. Oo, yun. Ang until na malaman namin yung resulta, yan, salamat syempre kay Brother Jan, kay Brother LP, na sila yung nagpupush sa akin. Kasi, nahihiya rin talaga ako magsalita. Pero ramdam ko na nung, di ba, natutulog ako, tatayo ako, hindi normal, sa antipolo pa lang, pag tayo ko, hindi normal yun eh. Yung talagang umiipit ako, halos tutumba talaga ako. First time mo na experience after nung sparring namin na yun. So alam ko na na there's something wrong. Kaya yun, bumaba kami rito nila Brother Jan, baka nila Brother LP, na para magpa-CT scan na. Actually, matagal na namin siya kinukundis, go ilang days na, dahil nga gusto niya pakiramdaman pa. Pero sa tingin ko, napapasin ko sa araw-araw. Di ba, Brother? Dapat na. Sila nga yung nagsabi sa akin, actually ginawa pang biro. Pero ano, ramdam ko na, ginawa pang biro ni Brother LP, kasi talagang biro itong mga to. Sabi niya, putang ina, hindi po pwede yan. Ipa-CT scan na natin yan. Hindi tayo pwede mag- Kasi sabi ko, observe ko pa ng 2 days. Sabi niya, hindi na pwede observe mo pa yan. Putang ina, baka ikamatay mo pa yan. Which is, ano yan ha, in reality. Possible yun. Inararamdaman ko kasi yung head concussion. Talagang ano talaga, hindi mo talaga pwedeng gawin biro. Kasi ngayon, di ba, nag-try tayo mag-workout. Ngayon, nag-gym kami ngayon. Actually, ina-assist ko lang sila. Pero sinubukan ko mag-lift ng weights. Hindi naman ganun kabigat. Pero nung paghiga ko, hindi ko halos nabuhat. Binaba ko na kasi doon pa lang sa ilalim nahihiro na ako. So after nitong training namin dito, So nakapag-decide ka na rin at least kahit papaano nakonvince na rin namin siya na magpa-CT scan na. So para malaman ng unang-una yung condition niya, kung goods pa ba siya, kasi mamaya lalaban siya ng hindi maganda yung condition niya, malaman na natin. So walang halong drama to, walang halong excuse to. So malalaman natin yung resulta rito pagdating natin sa saan ba tayo pupunta? Doon sa hospital. Magpapa-check up si, magpapa-CT scan si Boss Bullet. So, abangan nyo kung ano yung magiging resulta. At sana ipag-pray nyo rin na maging maayos at maging maganda yung resulta para yung laban na darating sa December 6 sa Okada, tuloy-tuloy pa rin yung 3v3 nila. So, yan mga kabakal. Nakakalungkot, pero sana ay okay lang. Positive lang tayo mga kabakal. Kasi ang worst case scenario na mangyari dyan ay baka hindi matuloy yung laban ni Boss Bullet kung sakaling mayroong problema si Boss Bullet sa kanyang CT scan. Kasi i-check mga kabakal yung kanyang ulo, CT scan yan, kung meron bang namuong dugo, kung siya ba ay okay lumaban. Kasi mga kabakal, kapag sinabi ng doktor at nakita sa resulta na malala yung kondisyon ni Boss Bullet at hindi pwedeng lumaban, eh wala tayong magagawa. Kahit pa nakapirma mga kabakal sa kontrata itong si Boss Bullet, kung ang nasa resulta naman, eh hindi siya pwedeng lumaban kasi delikado or hindi pwedeng, no way talaga na magkaroon ng impact sa kanyang ulo, katulad ng mga pagsuntok. At alam naman natin mga kabakal na yung magiging laban ni Boss Bullet ay hindi basta-basta. Yung training na ginawa nila, Mamot, baliwala yun sa mga tatanggapin ni Boss Bullet sa laban. May mga nagko-comment sa inyo, nagtatanong sa akin na si Boss Bullet daw ay gumagawa na lang ng dahilan at natatakot, kaya ito ay nilalabas. I don't think naman mga kabakal na gumagawa ng dahilan itong si Boss Bullet. Sa tingin ko naman ay seryoso talaga yung nangyayari sa kanya. At nakita niyo naman mga kabakal, even before nung lumaban si Boss Bullet kay Mamot, hindi naman niya ito inurungan. So, one-on-one pa yun, di ba mga kabakal? So, I don't think na ito ay palabas lang ni Boss Bullet dahil ayaw na niyang lumaban, siya ay umuurong na sa laban. No mga kabakal, hindi po yan ang hindi yan ang pagkakakilala ko rin dito kay Boss Bullet. Kahit kami ay merong hindi magandang simula ng mga pangyayari sa amin, hindi po ganyang klase ng tao si Boss Bullet. So sana ay maging okay mga kabakal yung resulta, dahil gusto nating makitang lumaban itong tatlo na si Mamot, Kaloy Baduria at si Boss Bullet laban sa Korea. So sana mga kabakal ay maging okay yung resulta. Tingin ko naman ito po talaga ay seryoso dahil nakita nyo naman sa mga previous video. And after nun mga kabakal, wala tayong nakita masyadong training pa nila. So imagine nyo naman mga kabakal na nakasparing ni Boss Bullet nung araw na yon.
si King Pinoy, Caloy Baduria, Mamot, Kiko Matos, ang dami, dami, daming dami niyang pinagdaanan nung araw na yun. Kaya posible nga talaga na merong nangyari sa kanya, lalo na yung mga suntok sa kanya ni Mamot. Pero ano ang inyong opinion, mga kabakal? Kayo ba naniniwala na talagang malala yung nangyari kay Boss Bullet dun sa training niya? Or ito yung nga ba isang uri lang ng drama? Ano ang inyong opinion, mga kabakal? I-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Hi guys, gusto ko po magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakal natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat. Bye.